So for today's video is magluluto tayo ng no-bake baked macaron. Diba ang gulo? So baka parang akong papaparlor. So yan, naka-apron ang lola mo. At proceed na tayo sa ingredients. So itong mga to ang kakailanganin natin sa pagluluto ng ating no-bake baked macaron. Ayan. So meron tayong minced chicken, meron tayong Italian style na spaghetti sauce, meron tayong butter, meron tayong cheese na pwedeng i-melt, and meron tayong nestled sweetened condensed milk, and meron tayong all-purpose cream, and maliit na above milk, and macaroni, and then etong magpapasarap sa ating lulutuin. Yan. Etong ating minced garlic and onion. Pinapakuluan ko yung water para sa para mailaga natin yung o maluto natin yung ating macaron. Ito ng konting oil yung ating water para hindi magdikit-dikit yung macaron. Konting oil lang. Nalagyan ko na siya ng salt para mas madali siyang kumulo. Kapag ang water kasi is nilalagyan ng salt, mas madali siyang kumulo. And then, ilalagay na natin yung ating macaroni. Itag 500 grams siya. So, bali isang kilo na siya. Marami na siya nilalagay yung ating macaroni. Let us proceed po dun sa pagigisa ng ibang ingredients o sensorega, recado. Yan. First thing is, pinainit ko muna yung kasirola and then ilalagay ko itong butter. Butter? Yan, niluto ko na ang butter. And then, pwede ko dito din igisa yung bawang at sibuyas. Next thing is, lalagay ko na itong garlic and onion. Then after this, ginibing na. Then, ilalagay ko na yung ginibing or yung minced chicken. Siya ng black pepper. Yan. O ng dinurog na paminta. Or durog na paminta. Or pamintang durog. Or whatever. Yan. Lagyan lang natin siya ng konti. And then, continue to stir. Stir! Tabo! Ito na ang spaghetti sauce. Italian style. Para mas manamis-nanis, nalagyan natin siya later ng condense.
natin siyang maluto. And ito na ang ating macaroni. At mamaya, i-dry na natin siya para maisalin natin. So, lalagyan ko siya ng melted cheese. Para mas tumumbang yung Italian sauce kasi is medyo maasim-asim siya. So, eto, dito na siya nilagyan ng asin. So, yung cheese na lang yung magpapaalas. So, magme-melt na yan. Magme-melt na cheese. Ilalagay ko na yung condensed milk. Orange, red orange yung color niya. Tapos, medyo namusyaw siya. Dato, nilagyan ko siya ng condense. Yung butter. Yan. Naalam natin yung apoy. Ayan, nakikita nyo, nag-melt. Ano siya? And then, next natin is yung all-purpose cream. And then next is kunin natin yung ating eba. And then yung ating cheese. Lagay natin yung ating cheese. And then stir natin siya para mag-melt siya. Yan.
sasalin ko dito yung sauce. And then, meron pa doon sa kasirola na macaroni. Ayan. So, pwede natin siyang isalin. Ayan. Tapos, hahaliin na natin. Para mag-mix lahat. Yung sauce, mahalo siya sa lahat ng macaroni. So, lahat malalagyan siya. Para lasang-lasa niya. Minsan kasi pa kumahal kami sa labas. Mag-order ako ng ganito. Parang may ibang part, wala na siyang sauce. So, ito talagang as in, nalagyan ko pa sinisimitan ng sauce para pantay pa rin yung lasa niya. Ayan. 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 Titikman naman natin ngayon yung aking luto. Ako lang pala. Titingin na lang kayo. So, ayan. Manamis na mes. Nagtatalo ang alat at asin dahil doon sa mga ingredients na nilagay. Giniinom na chicken lang yung aking meat dito. So, wala akong nilagay na hot dogs or anything o anuman. Pero okay na siya sa panlasa. Ta-da! Ayan, marami na itong serving na ito. Parang isang ilang pamilya na ito. Ayan. So, kapag nagustuhan niyo yung video na ito, please give me a thumbs up. And hindi pa kayo nakakasubscribe subscribe sa aking channel. Subscribe. Thank you and God bless. Happy timing.